Yung tutorial na gagawin ko is paano ka makakapag-send ng maramihan na email in just one send. May bonus ako guys, stay tuned kasi magbibigay ako ng dalawang tip kung saan pwede kayo makakuha ng email ng future clients nyo or ng leads nyo. Welcome back to my YouTube channel, and today tutorial naman yung gagawin ko para at least magkaroon din kayo ng idea kung paano ba maya-apply yung last two na video na ginawa ko sa my channel ko. Paano siya magagamit at i-integrate sa tutorial na to. Yung tutorial na gagawin ko is paano ka makakapag-send ng maramihan na email in just one send. So stay siya guys, okay? 50 to 100 I think, or I believe yung pwede mong mga send sa isang araw na hindi mo kailangan magmano-mano guys ha. Hindi ka tulad na kailangan mo i-BCC, di ba? Mano-mano, send mo, tapos copy mo yung message, tapos input mo ulit yung details or palitan mo yung details if pare-pareho ng details yung isa-send mo. So sa tutorial na to, meron ka lang file na gagamitin, which is yun na yung magsosolve ng problem or gagawa ng magic for you para makapag-send ka ng multiple emails in one send. So yun na yung pwedeng magamit nito, hindi lang yung freelancer na katulad ko. So pwede rin yung teachers na magsasend ng bulk email, for example, sa parents, sa student. For example, meron siyang announcement. Or sa mga maliliit na company na gumagamit ng Gmail and walang capacity, yung email na gamit nila to do such things na bulk email. So, Gmail lang, sapat na. And matutunan nyo yan sa tutorial. May bonus ako guys, kumusta kayong freelancer or someone na naghahanap ng mga email para sa email marketing nyo, sa email list nyo, para in the future magamit nyo for the product or service na binibenta nyo. Stay tuned kasi magbibigay ako ng dalawang tip kung saan pwede kayo makakuha ng email ng future clients nyo or ng leads nyo para at least pwede nyo gawin to just online. Hindi mo kailangan magbayad ng software. Okay, ito mano-mano yun, but for sure makakatulong yun kasi once na makuha mo yung email, pwede kang mag-send ng email sa kanila, mag-create ng connection, mag-offer ng service or ng products na binibenta mo. So stay tuned guys, before we start, ito yung mga kailangan nating ipuko. Kung gusto nyo nang subukan yung sinasabi ko na strategy para makapag-send kayo ng bulk email or mail merge or maramihang send sa isang email lang, gumawa kayo ng bulk email. So meron na kasi ako dito, ito example to ng email na sinesend ko sa mga email na nakukuha ko online kung saan mag-offer ako ng service na meron ako. And then, next thing na kailangan natin ay yung sabi kong file na nagagawa ng magic part sa atin. Okay? Which is at one. So, yung bulk email, Gmail sheets, mail merge. So, don't worry kasi ang gagawin ko is ilalagay ko naman yung link ito. So, shareable naman siya. Ang gagawin nyo lang is mag-create kayo ng copy. Gagawin nyo ng file, magka-copy. And then yung details dito should be kung ano yung details na personal nyo or nung paggagamitan nyo. Okay? Meron dyang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 columns designated for first name. Ito, siyempre, first name usually. Last name, dito kasi pwede mo siyang i-replace ng specific na details na pagsasinan mo. Later, malalaman niyan kung paano natin i-apply doon sa may pinaka-draft na email mo.
And then recipient, which is isa sa pinaka-importante or pinaka-importante naman talaga pagdating sa steps na to, is yung making sure na tama yung recipient or email address ng pagpapadala mo ng email. So in description, just in case meron kayong ilalagay kung sa mid-drafts nyo, discount code depende rin kung meron discount amount. So depende. So yan, mga description name lang yan, but pwede nyo siyang i-replace ng details na magko-correspond to each column. Not necessarily description ang ilalagay mo. For example, nakalagay lang dyan description, pero ang ilalagay mo, for example, address. Okay, pwede mong ilagay yung address dito. Or discount code, pwede kang maglagay dito ng, for example, product name, etc., etc. And then, email send, dito mag-notify kung na-send ba actually or successfully yung email na ginawa mo using this strategy. Tetestingin na natin, guys. Punta tayo sa my draft email ko. So, pagbukurin ko lang ng ano to, ng okay, ayan. So, kung mapapansin nyo, okay, meron ako nakalagay dito na yung subject. Yung first name, kung mapapansin nyo, ito, it corresponds dito. Okay, corresponds, okay. First name, tapos, inano ko lang siya ng curly brackets. So, open and close, tapos doble. Okay, ayan niya siya. And then yung last name, which is, ito, Gilbert Soms in Digital. So ito, guys, ano ko lang ito, ah, ginawan ko ito ng nireplace ko instead na last name, ang ginawa ko is YouTube channel name. So dito, nakita niyo dun sa may pinaka-content ng email. And then recipient, yung IT Joseph Bataguer. So, tatry ko na lang muna sa akin sa email ko para alam natin kung magsasend naman talaga. And then digital, ayan, email ko rin yan. And then leave the rest blank kung wala naman kayo ilalagay, and then email send. So j.homes, so last name, kung makikita mo, ayan yung last name, meron dyan, and then last name. So later on, makikita nyo dyan, first name, ang malalagay rito is Joseph, need help with video editing for j.homes channel. Okay, or kung kay Joe naman, Joe, need help with video editing for digital. Okay, tapos masasend siya dun sa may digital email. And ayan siya, last name, and then yan. So kung paano gumawa ng letter, you can do it manually kung capable naman kayo of doing email. Or kung gusto nyo na mas madali, use ChatGPT. Okay, pagawa na cover letter, nandito yan sa side na to. Okay, magagamit nyo yan, guys, lalo kung nag-apply kayo or nag-email kayo sa mga future clients nyo. Maximize nyo lang paggamit ng ChatGPT sa paggawa ng cover letter or anything na tingin nyo may capacity yung ChatGPT. Okay, ito yan, pwede. And then, ayan. So, simulan natin. So, ang next step would be, ikakopy natin itong, so sa may recipient, hindi tayo maglalagay ng email address kung saan isasend kasi dito na siya. Okay, or yung dalawa na yan. Ang gagawin natin now is, kakopy natin itong subject. Copy nyo. And then, dito sa may dito sa may punta ka lang dito sa may mail merge. Okay, dito yung mo ngayon ipipaste yung subject line na kinapin mo doon. And then once you click okay, i-ano nyo, guys, i-observe nyo yung sa may email send na column dito sa side, sa part na to. Magkakaroon yan ng ano, magkakaroon yan ng email. So, before natin i-okay. So, tingnan muna natin yung email ko, ah. So, sa digital,
Guys, ayun ha, wala akong email. Wala akong email. Pansin nyo ha, wala. So, yung IT email address, ayan, Lazada. Yung last. And then, balik tayo. Ayan, so. Send natin. Okay. Running script. So, makikita nyo yung running script. So, yun. So, kung napansin nyo, ano, 38333, okay? So, ayan. And then, confirm or to verify kung nasend niya, tingnan natin doon sa may. So, ayan. So, napansin nyo, Joseph, need help with video editing for JBots Homes channel. And then, ito, di ba? Kung napansin nyo kanina, meron ding curly bracket ng last name doon, which is response sa medyo bots homes, ayan. So, hindi kayo need magmano-mano na i-copy ko ulit yung email, tell them ko yung name, tell them ko yung YouTube channel, etc., etc. Okay? And then, sa isa rin, ayan siya, Joe, need help with video editing for digital channel, Ayan din. And then, sa may email ko, you can see, ayan yung dalawa, yung last, sa kay Digital, na-send siya kay Digital, ay kay JoeBots 1987, and then kay IT, Joseph Batalyan. So, di ba, sobrang dali lang, bali, first time mong gagamitin yung file na isa-share ko dito sa may description, meron kang additional steps na gagawin, which is, isa-share ko rin naman ngayon. Ayan guys, bali yung details dito is papalitan nyo ng details na kung ano man yung dapat na nakalagay dyan. And then, just to give you an example, yung kanina na draft email doon sa isa kong email, kinapi ko dito ngayon sa email na pagtetestingin ko. For example, kayo to na itatry nyo subukin. Okay. So, ikakopy nyo yan, just like the steps kanina, copy nyo yung subject line, punta kayo dito sa my mail merge, send emails, ayan. So, mapapansin nyo, meron nakalagay na authorization required. So, continue ka lang, choose an account, which is yung ito, yung email na ginagamit mo ngayon sa akin is IT Joseph Batalyer. Select mo lang yan. May nakalagay, Google hasn't verified this app. But don't worry, ginagamit ko na yun and ginagamit rin naman yung karamihan. So, safety naman yan. So, ito pa sa advanced. And then go to gmail.com/itsmailmerge.unsafe. Don't worry, okay lang yan. You can read this one, but ayan, okay lang naman yan. And then, allow lang. Authorization successful. So, okay na yun. And then, ang gagawin mo lang, ulitin mo lang yung steps. Send email. Copy mo lang, paste mo lang yung subject line. And then, click OK. So, yun. So, email sent. And then, just to verify, punta tayo dito sa may ayun yung kanina, yung security alert. Sa may sent icons. And yan. June. Need help with video editing for digital channel. So, successful. Tama. And then, isa is John.
need help with digital editing for Geobaxhomes. So, sobrang dali lang guys, di ba? If standard yung email na isa-send mo, pwedeng-pwede mo itong gamitin. Tapos, yung mga details lang is may mga konting changes lang. For example, yung content ng letter is pare-parehas naman. Ang kailangan mo lang ibahin is yung address ng pagsasendan mo or yung name ng pagsasendan mo or any details na doon lang sila nagkakaiba. Pwedeng-pwede mong gamitin to for bulk email or mail merge. Isang send lang, maraming makaka-receive. And ang maganda rito, hindi siya BCC, hindi siya mano-mano or hindi mo siya isa-isa na ilalagay doon, lalagay doon sa may BCC na box, sa may email, sa may Gmail. Okay, hindi. So dito lang sa file. So pwede mo siyang ulit-ulitin na dito gawin or pwede mo siyang gamitin sa ibang email din. So depende na lang sa paggagamitan niya. And then ito na yung bonus. So if isa kang freelancer, which is that's the reason why I'm sharing this one. Saan ka nga ba pwedeng makahanap ng email addresses na pwede mong pagsendan ng products mo or offer mo in the future? Siyempre, dalawa sa nabanggit ko last time is yung YouTube and then yung Facebook. So, pag pumunta ka sa YouTube, so, for example, isa kang video editor, just like kung ano yung service na ino-offer ko ngayon. And then, ang niche ko is mga real estate or mga nagbebenta ng house and lot sa may ibang bansa. So, ang gagawin ko, punta lang ako sa search bar ng YouTube. Punta lang ako, for example, specific na realtor na hahanapin ko is mga realtor na nasa New York. New York. So yan siya, and then iyan ko lang siya, i-filter ko lang siya into channels. Punta mo ng channels, meron ka ng mga idea kung sino yung mga possible na filters na nakabase sa New York or New York yung location kung saan sila. Kung saan sila nag-create ng YouTube or yung pinaka-market nila. So, gagawin mo is i-open mo lang sila isa-isa. For example, random lang. Ito. 1, 2, 3, 4. Punta muna natin itong si Josh Jordan. So, paano mo makukuha yung email? Tingnan natin kung available dito sa may YouTube channel niya. So, tayo na sa may about. So, kung mapapansin niyo dito sa mga description, minsan, andito yung email addresses or email address ng mga possible clients niyo. Naka-indicate dyan, na-contact me, ganito, ganyan. Or, yung medyo manual na trabaho is view email. Iyan mo lang yan. I'm not a robot. Submit. So, boom. Meron ka ng email. Okay? If in the future, kailangan mong sendan or mag-send ng email kay Cash Jordan for your service or product na you think magbe-benefit siya o yung services na in-offer mas freelance, YouTube is the key. Okay? Or pwede rin, tingnan natin sa social media ni Cash Jordan. Tingnan natin sa sa Facebook, sabi ko eh. Facebook, meron ba siyang Facebook? So, wala siyang Facebook dito. Dito tayo kay Eric Fanover. Tingnan natin kung sa may about niya. Ayan, pansin niya meron siyang Facebook. So, sa Facebook, ang hanapin niyo na is mga Facebook account ng niche nyo or ng prospect nyo. And then, ayan, si Eric Conover
ay naka-indicate yung email address niya rito. Copy nyo lang, ipunin nyo lang yung details, di ba? And just to give you an idea para at least mas maging organized kayo, gawa kayo ng Excel file nyo. I-compile nyo yung mga email addresses na pinakuha nyo. Yan, tulad yan. Ako, meron ako na, meron akong list ng emails and details nila. For example, yan, si Melanie, I have her email address and then minamonitor ko rin kung ano yung mga email na nasend ko sa kanila para at least na-track ko yung progress nila. So, kung isang freelancer na mas gusto mo maging systematic or mas organized yung ginagawa mong paghahanap or pagko-collect ng emails, gawan mo ng file, gawan mo ng tracker para at least, di ba? Alam mo kung nasaan ka na, alam mo yung status, alam mo kung kailan ka mag-email, alam mo kung sino na na-email mo, etc., etc. Parang hindi ka na nanguhula na kailangan mo pang isipin, di ba? So, ayun. Ganun lang. So, paghanap ng email sa YouTube, punta ka lang sa may YouTube channel nila, sa may about section, and then merong portion doon na email address. Hanapin mo lang, or nasa may about section nila, hanapin mo lang, or sa may Facebook page nila, nasa may about page din nila yan. Okay, doon kasi usually it's about na tab nila, makikita mo yung mga socials nila, mga social media accounts, and then pwede mong pasukin yung mga social media accounts nila, and then unti-unti magkakaroon ka ng idea, yun yung ano niya, yung email address. Ayun yung Instagram niya. Ayun yung TikTok account niya. So, mas madali ka na makapag-reach out sa kanila. If gusto niyo ng gantong klaseng tutorial, okay, for sure kasi meron pa ibang tutorial in the future, and I'm just trying to filter out kung ano ba yung mas maging beneficial sa mga viewers. If gusto niyo ng mga tutorial na ganito, subscribe guys, and then share nyo if tingin nyo magbe-benefit yung mga kakilala nyo, friends nyo, sa mga circle of friends or mga katrabaho. And then, what else? Guys, ano, kung may gusto kayong tutorial na relevant sa real estate, relevant sa freelancing, let me know. Pa-input sa comment section, and kung saan kayo nanonood ngayon, kung saan part ng Pilipinas, okay, pa-comment. And then, ano pa nga ba? Kung meron kayong specific questions, kung may tanong kayo pagdating sa topic na to, let me know sa comment section. And hanggang sa susunod na video about freelancing and financial literacy. Okay? Bye-bye for now.